Magandang araw. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang unang yugto ng kolonyalismo at imperialismo sa Timog at Kanlurang Asya. Ito ay naganap noong 16 hanggang 17 siglo. Bago ang pagtuklas at pananako, ay may ugnayan nang nagaganap sa mga Europeo at mga Asyano. Nagsimula ang ugnayang ito sa pamamagitan ng palitan ng kalakal ng mga Asyano at Europeyong mga ngalakal. Ang pinakatagpuan nila ay naganap sa tatlong pangunahing ruta ng kalakalan sa Asya. Ang unang daan ay tinatawag na Hilagang Ruta. Ito ay nagsisimula sa China at tatawid sa lungsod ng Samarkand at Bukhara. Ang ikalawang daan naman ay tinawag na Gitnang Ruta. Ito ay papunta sa baybayin ng Syria at dadaan sa golpo ng Persia. At ang huling daan naman ay tinawag na Timog Ruta. Sila ay maglalayag mula sa India at babagtasin nila ang karagatang Indian hanggang sa makarating ng Egypt sa pamamagitan ng Red Sea. Ang mga lugar sa Asia na pinanggagalingan ng kalakal ay hindi pa napupuntahan ng mga Europeo. At ang palitan ng kalakal ng mga Europeo at ng mga Asyano ay hindi pa ganoon kasigla. Dumating ang panahon na ang ruta ng kalakalan na nag-uugnay sa mga mangangalakal na Asyano at Europeo ay sinakop ng nagaharing Turkong Ottoman. Nang sinakop ito ng mga Turkong Ottoman, tanging ang mga Italianong taga Venice, Genoa at Florence ang tinayagan na makadaan at makipag-ugnayan sa mga mangangalakal na Asyano. Sa pagkakataong ito, ating malalaman kung ano nga ba ang kahalagahan ng 3G o God, Gold, and Glory bilang motibasyon ng mga Europeo upang magtungo sa Asya. Atin nang alamin ang limang dahilan na nagpunsod sa mga kanluranin upang magtungo sa Asya. Ang unang dahilan ay ang mga krusada. Ito ay naganap mula 1096 hanggang 1273. Ang mga krusada ay isang kilusan na inilunsad ng simbahan at ng mga Kristiyanong hari upang mabawi ang banal na lugar. Ito ay ang Jerusalem. Ang Jerusalem ay matatagpuan sa Israel. Hindi lubusang nagtagumpay ang krusadang ito, ngunit marami itong mabuting naidulot. Nagkaroon ng ugnayan ang mga Europeo sa mga silanganin at nakilala nila ang mga produkto ng mga ito. Ilan sa mga produktong nakilala ay ang pampalasa. Kinagiliwan din ng mga Europeo ang mga mamahaling bato na ginagawa nilang alahas. Nauso na rin noon ang paggamit ng pabango lalo na ng mga kababaihan. Naging tanyag din ang isang napakagandang uri ng tela na ang tawag ay seda. Ito ay galing sa China. Isa rin sa mga produkto ng China na tanging doon lang matatagpuan ay ang porselana. Humanga rin ang mga Europeo sa mga prutas na dala ng mga silanganin. Naging masigla ang palitan ng kalakalan, kaya maraming Europeo ang nagka-interes na makarating sa Asya. Maraming Europeo ang naghanap ng mga ruta para makarating lamang sa Asya. At ito rin ang naging daan para magka-interes ang malalaking bansa sa Europe na sakupin ang ilang lugar o bansa sa Asya. Si Marco Polo ay isang Italianong adventurerong mangangalakal na taga Venice. Siya ay nanirahan sa China sa panahon ni Kublai Khan ng dinastiyang Yuan. Nanirahan siya ng higit sa halos 11 taon. Sa panahong ito, siya ay nagsilbing tagapayo ni Emperador Kublai Khan. Kinalugdan siya ni Kublai Khan at siya ay itinalagang maglakbay sa iba't ibang lugar sa Asya sa ngalan ng Emperador. Nakarating si Marco Polo sa iba't ibang lugar sa Asya. Tulad na lang sa Tibet, Burma,
Laos, Java, at Japan, pati na rin sa Siberia. Noong 1295, bumalik si Marco Polo sa Italy at doon inilimbag niya ang aklat na pinamagatang The Travels of Marco Polo. Inilahad niya rito ang mga nakita niyang magagandang kabihasnan sa mga bansang Asia, lalo na sa China. Inilarawan niya ang Asia bilang marangya at mayaman. Maraming adventurerong Europeo ang namangha at nahikayat na makarating at makipagsapalaran sa Asia. Atin namang alamin kung ano ba ang nangyari noong panahon ng Renaissance. Ang Renaissance ay nagsimula sa Italia noong 1350. Isa itong kilusang philosophical na makasining at dito binigyang diin ang pagbabalik interes sa mga kaalamang klasikal sa Greece at Rome. Napalitan ito ng makaagham na pag-iisip mula sa mga pamahiin. Masasabing ang pangunahing interes ay naging labas sa saklaw ng relihiyon. Ang Renaissance ay salitang Pranses na ang ibig sabihin ay muling pagsilang. Ito ay naganap sa huling bahagi ng gitnang panahon at pagsulong ng makabagong panahon. Matatandaan natin na noong gitnang panahon, ang simbahang Kristiyano ay may malakas na impluwensya sa tao. Nakasentro ang buhay ng tao sa reliyon. Ngunit nang ang simbahan, lalo na ang pinuno nito mula Papa, mga obispo at kaparian ay nasangkot sa immoral na gawain, pagpapayaman at pagmamalupit sa mga taong hindi karelihiyon, nagsimulang magkaroon ng pagbabago sa pananaw at saloobin ang mga tao hinggil sa katarungan, sariling kaunlaran at politika. Sa panahon ng Renaissance ay natuon ang interes ng tao sa estilo at disenyo. Sa pamahalaan, sa edukasyon, sa wastong pag-uugali, at sa paggalang sa pagkatao ng isang individual. Individualismo ang binigyang pansin ng Renaissance, kaya hindi nakakapagtaka na maraming pagbabago ang naganap sa buhay ng tao. Ang malayang pag-iisip ng tao ang nagpalawak ng kanyang ideya at pananaw sa buhay, kaya nagsimula ang pagbabago sa sining at agham. Ang Renaissance ang nagbukas ng daan sa pagbabago sa larangan ng kalakalan at negosyo. Kaya umusbong ang rebolusyong komersyal na nagdulot ng mga pagbabago sa gawang pang-ekonomiya. Dumako naman tayo sa pang-apat na dahilan. Ito ay ang pagbagsak ng Constantinople, nakasalukuyang bahagi ng Turkey. Ang Constantinople ay ang Asyanong teritoryo na pinakamalapit sa kontinente ng Europe. Ito ang nagsilbing rutang pangkalakalan mula Europe patungong India, China at iba pang bahagi ng silangan na napasakamay ng mga Turkong Muslim noong 1453. Ito rin ang teritoryong madalas daanan noong panahon ng krusada. Kung matatandaan natin, nang dumakas ang Turkong Muslim at sinakop ang Jerusalem, nanganib ang Constantinople na bumagsak din dahil sa mga Turkong Muslim. Kaya humingi ng tulong ang emperador ng Constantinople para labanan ang mga Turkong Muslim at mabawi ang Jerusalem. Sa loob ng panahon ng krusada, napigil ang pagsalakay ng Muslim patungong Europe. Ngunit nang masakop ng Turkong Muslim ang silangang Mediterranean, ay lubusan na ring sinakop ang Constantinople. Ang naging resulta nito ay ang ganap na pagkontrol ng mga Turkong Muslim sa mga ruta ng kalakalan mula sa Europe patungong silangan. Ang ugnayan ng mga mangangalakal na Asyano at Europeo ay naputol mula ng masakop ng mga Turkong Muslim ang ruta ng kalakalan. Sa mga mangangalakal na Europeo, tanging mga Italyanong taga-Venice, Genoa at Florence lamang ang pinayagan ng mga Turkong Muslim na makadaan sa ruta katulad ng nabanggit natin kanina. Dahil dito, napilitang maghanap ng bagong ruta ang mga mangangalakal na Europeo. Pinangunahan ito ng mga Portuges at sinundan ng mga Spanish.
Gayon din ang mga Dutch, Ingles, at mga Pranses. Napakahirap at mapanganib ang paglalayag dahil wala pang maunlad na gamit sa paglalakbay sa dagat. Noong ika-16 na siglo, naimbento ang mas maunlad na kagamitang pandagat tulad ng astrolabe. Ito ay ginagamit upang malaman ang oras at latitude, samantalang ang kompas naman ay ginagamit upang malaman ang direksyon na pupuntahan. Ang merkantilismo ang panglimang dahilan na nagbunsod sa mga kaluranin upang magtungo sa Asya. Ang merkantilismo ay ang prinsipyong pang-ekonomiya na kung saan kung may maraming ginto at pilak ang isang bansa, ay may pagkakataon itong maging mayaman at tanghaling makapangyarihan. Dahil sa prinsipyong ito, kinailangan ng mga Europeo na makahanap ng mga lugar na masasakop, mapagkukunan ng yaman at mga hilaw na sangkap. Ang panahon ng eksplorasyon ay nag-iwan ng malaking pagbabago sa pamumuhay ng lipunan at kabihasnan ng mundo. Ang pangkatubigang kalakalan at pananakop ng mga bansang Europe ay naging daan sa pag-unlad ng ekonomiya ng Europe. Ang mga dahilan na nagbunsod sa mga kaluranin na makarating sa Asya ang naging daan para sumigla ang palitan ng kalakal ng mga Europeo at ng mga Asyanong mangangalakal. At upang makilala na rin ng mga kaluranin ang mga likas na yaman, mga hilaw na material, bilang panustos sa industriya. At dito na nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Hanggang sa muli, salamat sa inyong pakikinig.